Hindi muna makakalaro sa PBA ang kontrobersyal na basketbolistang si John Amores. Bukod pa yan sa patong-patong na kasong kriminal na posible niyang kaharapin matapos masangkot sa isang shooting incident. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ilang linggo matapos ang tangkang pamamaril sa Lumban, Laguna, hindi na muna pinayagang maglaro ng PBA sa parating na Commissioner's Cup ang sophomore player ng Northport Batang Pier na si John Amores. Base sa desisyon ng liga, nilabag ni Amores ang Uniform Players Contract o UPC kung saan nasira ang imahe ng liga. Dahil dyan, hindi rin siya pasasahurin habang hindi pinababalik sa hardcourt. Anak natin ng mga players eh. Anak naman talaga natin. Parang di parusahan natin pero wag natin pabayaan. Yun ang napagkasunduan namin noong nag-meeting kami. September 25, nang makuhanan sa CCTV ang tangkang pamamaril ni Amores sa nakapikunan niya sa isang basketball game sa Lumban. Swerte namang hindi niya tinamaan ang lalaki. Sumuko rin siya kalaunan sa mga pulis bago makapagpiansa. Pero ang pamilya ng biktima, desididong ituloy ang kasong attempted homicide laban sa kanya at sa kapatid niya. Bukod naman sa sanction ng PBA, posible rin umanong suspendihin ng Games and Amusements Board o GAB ang professional license ni Amores. Kung matutuloy yan, hindi na makakapaglaro si Amores sa kahit saang professional league sa bansa. Nilinaw naman ng PBA kung bakit suspension lang at hindi ban ang ginawang parusa kay Amores. Can you explain kung bakit ma-suspended ang lagay nating term at hindi ban ang ginawa nating decision? Oh, kasi parang pa-suspension kasi may pag-asa siya din makabalik eh. Mm-hmm. Kung hindi siya guilty, kung naayos niya yung kaso niya, babalik siya. Ayon naman sa ongoing investigation ng Lumban PNP, nadiskubre nilang walang lisensya para gumamit o magmay-ari ng baril si Amores. Sa December 4, nakatakdang humarap si Amores para sa arraignment ng kanyang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.